Kakulangan sa fosforos. Ang kakulangan sa fosforos ay nakakaapekto sa kakayahan ng halaman na mag-imbak at magsalin ng enerhiya sa sarili nitong sistema. Dahil dito, naapektuhan ang pagsusuwi, pagbuo ng mga ugat simula ng pamumulaklak at paghinog ng palay. Ang kakulangan sa fosforos ay laganap sa lahat ng uri ng taniman ng palay. Ito ay isa sa mga hadlang sa maayos na paglaki ng pananim sa mga maasim na katihang lupa kung saan malaki ang kapasidad ng lupa para sa phosphorus fixation. Ang mga lupang madaling magkaroon ng kakulangan sa phosphorus ay may mga sumusunod na katangian. Magagaspang na lupa na may kaunting organic matter at kakaunting deposito ng phosphorus. Halimbawa nito ay ang mga lupang mabuhangin. Lupang katihan na lubhang natibag, malaluwad, maasim at may mataas na kapasidad para sa phosphorus fixation. Lupang kababaang labis na nagamit. Mga lupang mayaman sa calcium carbonate at sodium, gayon din ang mga maalat na lupa. Mga lupang mula sa bulkan na may mataas na kakayahang sumipsip ng phosphorus. Lupang binubuo ng mga digaanong nabubulok na organikong bagay na naipon dahil sa labis na halumigmig. Acid sulfate soils na may mataas na aktibong aluminum at iron na nagre-resulta sa pagkabuo ng phosphorus compounds na hindi magagamit ng pananim habang sa mababang level ng pH. Paano matutukoy ang sintomas ng kakulangan sa phosphorus? Suriin ang palayan kung mayroong mga sumusunod na sintomas. Bansot ng mga pananim. Kaunting pagsusuwi. Ang mga mas magulang na mga dahon ay makitid, maiksi, nakatayo at mukhang marungis na matingkad na berde or dark green. Ang mga tangkay ay maninipis. Nahahadlangan din ang paglaki ng pananim. Nababawasan din ang bilang ng mga dahon, uhay at mga butil sa bawat uhay. Ang mga batang dahon ay mukhang malusog. Ngunit ang mas magugulang na dahon ay nagiging kulay kayumanggi at namamatay. Suriin rin kung nag-iiba ang kulay. Ang mga dahon ay mukhang mapusyaw na berdeng dahon kapag ang kakulangan sa phosphorus at sa nitrogen ay sabay na nangyayari. Nagkakaroon ng pula at kulay ubi ang mga dahon kung ang variety ay may kakayahang gumawa ng anthocyanin. Ang katamtamang kakulangan sa phosphorus ay mahirap makita sa taniman. Ang iba pang epekto ng kakulangan sa phosphorus ay ang pagkaantala ng pagulang ng palay, kalimitang isang linggo o higit pa. Kung malubha ang kakulangan sa phosphorus, ang mga pananim ay maaaring hindi mamumulaklak, marami ring mga butil na walang laman. Kung labis na malubha ang kakulangan sa phosphorus, maaaring hindi mabuo ang mga butil at magkaroon ng mga sumusunod. Mababang 1,000 grain weight at mababang kalidad ng binhi. Walang epekto ang paglalagay ng patabang nitrogen. Mga pananim na hindi kayang magtagal sa malamig na tubig. Kawalan ng lumot sa tubig baha. Mahinang paglaki ng mga halamang nakakatulong sa pagpapanumbalik ng sustansya sa lupa or green manure crop. Ang kakulangan sa phosphorus ay kaugnay ng iba pang mga suliranin tungkol sa sustansya ng halamang tulad ng pagkalason sa labis na iron sa mga lupang mabababa ang pH. Gayon din ng kakulangan sa zinc, kakulangan sa iron at kaalatan sa mga lupang mataas ang pH. Upang matiyak kung may kakulangan sa phosphorus, ipasuri ang lupa at pananim sa laboratory. Bakit mahalagang matukoy ang kakulangan sa phosphorus? Ang kakulangan sa phosphorus ay karaniwan sa palayang tubigan at ang pinsala nito ay maaaring mangyari sa anumang yugto ng paglaki ng pananim. Paano ito pangangasiwaan? Gumamit ng mga binhing maganda ang kalidad mula sa variety na may mataas na ani. Gumamit ng mga variety na mabisang gumagamit ng phosphorus, lalo na sa mga maaasim na lupang katihan. Sa mga palayang taniman, magsagawa ng mababaw na pag-aararo sa loob ng 2 linggo matapos makapag-ani. Isagawa ito sa mga lupang maasim at may mababang sustansya sa sahod ulang kababaan at katihan. Ang lahat ng suliranin sa sustansya ng lupa, halimbawa kaasiman, pagkalason sa labis na aluminum at mga kakulangan sa magnesium, potassium at iba pa ay dapat maitama bago bigyang solusyon ang kakulangan sa phosphorus.
gumamit ng dayami sa palayan. Ngunit ang kabuoang nagagamit na phosphorus muli sa dayami ay kakaunti lamang. Isang kilo na phosphorus sa isang tonelada ng dayami. Makatutulong ito sa pagpapanatili ng tamang dami ng phosphorus sa mahabang panahon. Maglagay ng pinakaangkop na dami ng nitrogen at potassium at itama ang iba pang kakulangan sa sustansya. Ibalik ang nawalang potassium sa pamamagitan ng paggamit ng patabang mayaman sa phosphorus, mga dumi ng hayop at iba pang mga materyal. Isaayos ang paglalagay ng mga pataba. Maaari rin gumamit ng ammonium phosphate at diammonium phosphate gaya ng 1620 at 1846 upang punan ang kakulangan sa phosphorus. At dito po nagtatapos ang aking video, mga ka-agri. I hope na may natutuhan kayo sa video ito. If you have some questions and suggestions, just leave your comments down below. And don't forget to subscribe, like, and share. Happy farming!